Cabao. Magandang umaga sa inyo. Sa inyong lahat, magandang umaga. O magandang gabi, magandang tanghali. O saan man kayo sa sulok ng mundo, magandang umaga sa inyo. Actually, bago lang ako nagtapos magkape, meron lang akong i-share sa inyo kung paano gumawa ng lamesa nang napakasimple lang. Seriously, what the fuck are you doing? Ito mga katrabaho na putol ko na kahapon. Ang sukat nito ay 2 inches. 2 inches yan. Tapos ang kapal nito 3/4. Ito mga katrabaho, may pako. Itong pako nito mga katrabaho, ito ang gawin natin ng stopper. Ayan. Yung mga stopper yan. Tapos kayo na lang ang bahala kung anong sukat ang kailangan nyo, anong gap sa gilid ng lamesa nyo. Sa akin ang sukat ko ay 1 o 1 inches. Yan dito 1 inches din. Kayo mga tropa, pwede din kayong maggumawa ng anong sukat nyo. Ito na ang mangyayari nito katrabaho. Yan, yung lansang, yung pako na lagay natin. Yun yung bali stopper niya. Yan. 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 Tsaka dito, hindi siya maka usog, hindi siya maka ano doon, hindi siya makagalaw doon dahil na stopper na yan. Tsaka ito ding isa, ito ding isa yan. Ito ang mangyayari sa kanya. Ipapako lang natin mga katrabaho. Natin. Yan na sa ilalim yan. Ito mga katrabaho, may nalagay na tayo ng lapis. So, yun, lapis. Ito yung sa Tagalog yung lapis. Basta yung marka natin. Ito mga katrabaho, nakita nyo ito, dalawang linya. Ito kasi dito, yung sukat natin dito kanina, 1 inches. Tapos, magsukat din tayo ng 1 inches dito. Tapos ito yung kapal ng plywood sa ilalim. Kaya natin nilalagyan ng marka ito para hindi tayo mawawala sa kanyang ano ba yun, strip. Ayun, sa English pa strip. Yan. Dito tayo magpapako sa gitna para yung inilagay natin sa ilalim talagang talagang maigo yun, ano, talagang tatama yun sa pako natin. Yan. Ha ha ha!
yan na mga katrabaho. Napako na natin yung mga stopper na nilagay natin, pwede na natin tukunin. Madali lang ito tanggalin dahil hindi man nakabaon ito ng malalim. So dito may ano, ganito din ilalagay natin dito sa gilid. Ito, hindi ko pa naputulan. Ito, putulin na natin. Putulin natin ng putol. Ayan, putol mo. Lagyan natin ng stick wheel. Yan mga katrabaho, susunod natin ay yung paa naman. Ito na yung mga paa niya mga katrabaho, apat to. Ito ang gagawin natin paa. Lagyan muna natin ng stick wheel. Kailangan natin yung mga katrabaho para hindi siya gumalaw kapag pinapako natin. Katrabaho, may barina pala tayo. Pero kung kayo walang barina, pwede rin pako na rin ang gamitin nyo. Isahan na natin. Ang maganda kasi dito mga katrabaho, dahil yung screw kasi pag naka ano na siya, nakapaon na siya, yun na yung gagalaw dahil may thread yun. Pero kung wala kayong barina, pwede rin na pako na lang. Matibay din yun kapag may stick wheel. Ito din mga katrabaho, lagyan natin ng stick wheel.
Ayun na mga katrabaho. May lamisa na tayo. Itatayo na lang natin, ibabaliktad na natin. Ayan. May misa na tayo. Ayan lang mga katrabaho, napakasimple lang. Napakadali lang magawa ng lamisa. Tapos ito mga katrabaho, ipinturahin na lang natin ito para mas maganda tignan. Gaya ng nagawa ko ng isang araw, yan, ganito ang kalabasan niya mga katrabaho. Ito ang itsura niya. Ayan. Ito ang itsura ng mga katrabaho. May porcel na. Ayan. Eh, may ano na tayo, may kuntin. Ganyan ang itsura niya pag tapos ng isa. Yan mga katrabaho, napakadali lang magawa ng lamisa. Tsaka maraming salamat sa inyong pagpanood. Sana nung wala pa nakapag-subscribe sa akin, sana mag-subscribe din kayo. Maraming salamat po. At huwag nyo rin ikalimutan i-hit ang i-click ang notification bell para updated na rin kayo sa mga gagawin ko. Yan. May lamisa na tayo. Ayan mga katrabaho, napakasimple lang, yun lang ang share ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless you all. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.